Hi guys! Ayan, welcome back again sa ating YouTube channel. No? Dito naman ang inyong Marites. Ayan, ang inyong tagahatid ng mga Marites na nababasa sa Facebook. Ayan. So ito naman mga guys, ayan, may bibigyan naman tayo at basahin natin ang nagkandarapa na mga trolls ni BP Linim. Ang daming nag-comment dito, no? Mga ano, sa isang post ni BP Linim, no? Sa Facebook. Ayan. So, bigyan naman natin sila ng kunting paliwanag at kunting paunawa dito sa mga comment nila, no? Kaya, ito mga guys, ay basahin na natin ang naging caption sa isang post. Ayan. Nakipagpulong si outgoing Vice President Lenny Robredo sa ilang miyembro ng ALAB para kay Lenny at NIT Army para sa bayan ngayong araw sa Quezon City Reception House para pag-usapan ang pagtutulungan para sa Angat Buhay NGO. Oh. Ang dami naman mga trolls, dinumog talaga ang post na ito, no? Ang dami naman mga peanut butter. Ayan. So ito ang mga nag-comment na sila Aling Kulasa at Kulas. Ayan. So, hindi na Kordapya at Kordapyo. Mas lalo natin pinaganda ang tawag. Kulasa at Kulas. Ayan. Pag kulas, lalaki. Pagkulasa, babae. Basahin natin ang mga comment nila, ha. Ayan. Ito galing kay Kulas. Ito na ba yung binubuo para sirain ang gobyerno? Ayan, sabi ni Kulas. Ito naman galing kay Aling Kulasa. Ayan, binigyan ba siya ng posisyon at siya na ang nangunguna? Piling sabik lang. By the way, sana lang di maging grupong INPEI ang NGO na yan. Ayan. Ito, galing ulit kay Kulas. Ayan. Sabi ni Kulas, ngungo nga. Ayan. Ito, sabi naman ni Aling Kulasa. Ayan. Bakit ngayon mo lang gagawin yan? O baka naman? Ayan. Ito, galing ulit kay Aling Kulasa. Dapat noong nakaupo ka pa. Aba. Ayan, ito galing ulit kay Aling Kulasa. Pwede Lini, stop na. Malayo pa ang susunod na eleksyon. Magkakalat ka lang ng katalinuhan mo. Ayan. Ayan, ito galing kay Kulas. Ayan. Wala ka balo unsay NGO. Naniwala naman sa fake news si Kulas. Ayan. Ayan, sabi naman ni Kulasa, ano ba yan? Sabi naman ni Aling Kulasa ulit, ito na ba yung bumubuo para sirain ang gobyerno? Naman, BP Lini, baka naman. Ayan. Ito, galing naman to kay Kulas. Stupid, aba? Ayan. Ayan. Ito, galing naman kay Aling Kulasa. Dapat may malaking pundo pag NGO ka kasi kung wala, maraming bibitaw. Ayan. Ito, galing kay Kulasa. Anong binubuo niyang plano? Pakisabi, organisasyon, hindi asosisyon. Ito naman. Nalulung naman si Aling Kulasa sa fake news. Ayan. Ito, galing naman kay Kulas. Ayan. Magtayo sila ng sariling gobyerno nila. Ha ha ha. Ayan. So, yun ang mga comment ni Aling Kula, ni Kulasa at ni Kulas. Ayan. Kulas, Kulas. Ayan. So, mga Aling Kulasa at mga Kulas, no? Alam nyo kung bakit ginagawa ito ni BP Lini. Ito po ay para tulungan ang mga nasa administrasyon, no? So, hindi nyo ba naisip na kahit wala na si BP Lini, kahit paalis na siya sa serbisyo bilang isang pangalawang pangulo, ay ginagawa niya itong organization na to para tulungan ang mga nasa ang mga tao na nasa laylayan, no? Malinaw dito na ang hangarin ni BP Lini ay ituloy niya lang ang paglilingkod ng tapat sa kapwa nating mga Pilipino, lalo na sa mga naghihirap. So, dapat maging masaya na lang po tayo na kahit wala na siya sa serbisyo, ay tuloy pa rin ang pagtulong niya sa ating mga Pilipino sa ilalim ng kanyang ng programa na Angat Buhay NGO, no? So hindi naman siguro big deal ang organization o association, no? Yung gaya ng mga sinasabi niyo na hindi alam ni BP Lini, no? Eh, lahat nga tayo nagkakamali, no? Kaya dapat
maging ano po tayo sa ating mga comment, no? Kasi kung totoosin, pwede naman tayo hindi gawin ni Bepilini para matahimik ng buhay niya, para maging masaya niya, kapiling niya yung tatlong anak. Kaso nga lang, nagmamalasakit si Bepilini sa ating mga Pilipino, kaya ginagawa niya ito is para sa atin. Hindi ito gaya ng sinasabing yung pangsariling interest, kung hindi para ito sa mga mamamayan, no? Sana maliwanagan ang mga utak nyo, na sana maging masaya na lang po tayo, no? Kaya, di ko alam kung bakit kayo na nga po talaga ang nagwagi dito, kayo na ang nanalo. Bakit hindi nyo pa rin tinatantanan si Bepilini? Eh, wala namang ginawa ang tao, wala namang ginawa na masama si Bepilini kung hindi tulungan tayo na mga Pilipino, no? Itutuloy niya lang ang paglilingkod sa bayan, no? Kahit wala na siya sa posisyon niya. So, kaya, para sa akin, ako proud ako kay Bepilini na kahit wala na siya sa serbisyo, tinuloy niya pa rin ang pagtulong kagaya dito sa kanyang ilulunsad na angat buhay. So, yun lang mga mga kulas at kulasa, no? Sana magkaroon na po sa puso niyo na pagmamahal sa kapwa Pilipino. Maraming salamat. Thank you for watching. Have a good day.